ito yung collection ng husband ko na Seiko Diver. Ito po. So, isa-isahin po natin ang kanyang collection. Magsimula tayo dito. So, ito po yung collection niya na... Ano pa to? Seiko Turtle 6309-7040. Balis, ano po ito nakuha, hubby? Nakuha ko yan sa ninong ko. Way back on, maybe siguro sa last year, but suit-suit yan mga 90s pa. Oh, tingnan nyo naman, oh, napaka-vintage talaga. At saka, yung kaniyang gilid is mukha siyang turtle. Tingnan nyo po. Tsaka, lapad yung gilid. Oo, at saka makinis pa, tingnan nyo po. At saka yung likuran, anong tawag sa likuran niya nito? Ito yung kuan, yan yung may sign siya na parang tsunami. Yan yung... Galing yan! Tingnan mo yung crown niya. Oo. Iba yung crown niya. Oo nga, oo. Oh. Iba yung crown niya. Parang malaki yung crown niya. At saka ano... Kahit na ano, maluma na siya, pero tingnan mo, oh. Siguro. Yung ano niya, yung glass niya, ano talaga, oh. Makinis pa. Mas makinis pa sa balat mo. Siguro, yung mga rilo niya, 1982 pa yan, made yata. Talaga? Napakatagal, no? 1982 to 1986 yata yung production yan. Napakaganda. Next is, ito yung Seiko Diver na, anong tawag ito? Slim Turtle. Bakit siya tinawag na Slim Turtle? Kasi, ano siya, hindi siya malapad katulad ng turtle na 6309 na 7040. So, mas maliit siya, mas manipis compare sa yung, ano, yung turtle na kanina. Bali, yung model niyan is 1987 yata. Lumabas to 90s. Oh, napakatagal na talaga, no? So, matatawag na talaga na ano, rare collection. Mahirap na hanapin yan. Nakuha ko yan sa kaibigan ko. Oh, swerte naman ng kaibigan mo kasi ano, binigyan ka nito na ano, Seiko Diver. Kasi alam naman niya na anong aalagaan mo ng bungkang-bongka. O, so tingnan niyo, oh, pag tinabi natin sila yung Seiko Diver na turtle at saka yung slim na turtle, may pagkaibahan talaga. Kasi malaki talaga ito. Tingnan niyo. At saka yung shape na, oh. Yan, malaki talaga. Kaysa dito, oh, napaka-slim. Yan. Tsaka, more than 3 decades na talaga itong mga ano na to. Yung mga vintage na watch na to. Sa kagandahan yan, yung mga ganyan model na makina, yung 6309. Oo. Kahit ilang years yan, hindi mo linisan, talagang matibay. Oo nga eh, maganda pagkaalaga. Yung mga pulibir niyan matitibay. Oo, at saka makinis pa. Magkasing ano ba? Magkasing yung ano yung picture sa likuran. Magkatulad ba? Tingnan natin. Hindi, malapad ang kuan. Turtle. Pero yung design, hindi rin. Magkaiba rin. Magkaiba yung design. Ay, oo. Magkaiba talaga yung design. Ayan. So, the third one is 7002. So, anong year model po ito? That was 1992. Oo. Oh, kapanahonan ko yan. Oo. Kasi 1991 ako pinanganak eh. Binili namin ng papa ko yan. Sa papa ko yan. So, binigay ito ng papa mo? Binili namin yan. That was 1994.
sa sobrang luma na nasira na yung mga hands at saka ano niya. Bali yung mga dial at saka hands niya, aftermarket na lang yan, yung original niyan, wala na, pinalitan na. Ang swerte mo sa sobrang luma na. Ang swerte mo naman kasi ano, binigay sa'yo ng papa mo, so dapat mo ito ingatan kasi pamana, kumbaga, kung sa kayamanan, pamana ito ng iyong mahal na ama. Kasi kadalasan yan mayroon yung mga pulis. Dati kasi na-assign spot pa doon sa malayo sa probinsya. So, binili niya yan yung pagkasahod niya. So, every time na umuwi yung papa mo dito sa inyong bahay, hinihiram mo ito? Oo, hinihiram ko yan lagi. Mga siguro, ano ako noon? Grade 4? Grade 4. So, anong feeling na nasuot mo yung relo ng papa mo? Astig tingnan, astig. Kasi may diver ka na relo na ganyan dati. Kasi bihira lang kasi ang mayroon yan dati, mga ganyang relo. So, bawat... Kadalasan, pulis na sa kapita. So, bawat mga collection mo is iba-iba talaga yung mga, ano, kumbaga, history. Iba-ibang mga memory. Memory pala. May mga memories kami dyan. May picture nga ako dyan sa kwan. Talaga? Sa during graduation. In wow! Elementary. Mayroon ang picture dyan. Yan na relo. So, pa pa yun. Bigay niya kasi sa akin kasi ano eh. Mabigat na sa kami niya. Yung mga relo na ganyan, mga worth it yan pagbilihin mo kasi tatagal yan. At saka lalo siyang lalong hinahanap ng karamihan. Kasi oo. Ano yan, dati bili namin yan 2,300 ata nun. Nasa 15,000 yung susunod na model, pakita mo yun yung mga ano, yun yung diver na SKX, yun yung bago ngayon. The 4th and 5th is XKX second diver. Anong year model po ito? Siguro yung model niyan mga nasa 2005 siguro pataas, kasi yung last na nagawaan, na last na ano niyan, yung is 2019, nag-stop na yung 7S26 na movement na ginamit ng Sequoia SKX. Magkaiba sila ng V-cell, no? Oo, kasi yung isa is naka, ano yan, flagship, parang ano siya, Pepsi style. Oo nga eh, napaka-cute kasi Philippine flag talaga yung ano, kulay. Sa karamihan niyang, sa kadalasan yung diver na yan, yung mga ganyan, kadalasan maraming counterfeit yan. Kasi madali lang gayahin yan eh. Ah, kumbaga ano, may fake na ano. Marami. Sa ganyang itsura, ganyang model 7S26, marami yan. Pero yung kwan na yan, yung bezel at saka hands niya, wala na, aftermarket na lang kasi nabasag dati yan sa may-ari. Naging akin. So, pinaalip. Saan mo to kinuha yung ano, dalawang XKX na Seco Diver? Yung isa sa kaibigan ko, binigay niya sa akin. Tapos, yung isa naman, binili ko yan. Kaibigan ko rin. So, kung hindi mamasamain, magkano yung bili mo nito? Yung isa, ano lang yan, 1,000 lang yan. Kasi may sira lahat eh. Inayos ko lang. So, marunong ka mag-repair? Oo, marunong ako mag-repair niyang mga yan. Marami ka palang, ano, talent. So,
na, nakita nyo naman, oh, napakakinis. So, ito na ang panghuli, ang Seco Diver Metro na 7S26. Bakit siya? Sa lahat ng ano no, ng diver, ito yung pinakamaliko. At saka, pwede din siyang ano no, unisex. Skin extended pero ano na yan, mga napalitan na rin yan, hindi na rin original, parang aftermarket na yung dial niya kasi nabasag din yan, inayos ko lang so, kasi okay, saan po ito galing?